Hello mga best, welcome back again sa aring channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. And maraming salamat sa patuloy niyong panood dyan at pag-share ng inyong ideas and comments at pag-share ng ating videos. May ganung factor talaga i-share, best. Why not? Kung ito namang videos ay nakakatulong sa inyo or sa friends niyo, then malaking tulong din. Ito yung simpleng tulong niyo na maibigay ninyo. So maraming salamat sa inyong mga best. Sana nasa healthy, happy, and safe life kayong lahat dyan. We thank God for everything. And we ask for forgiveness sa ating mga kasalanan and we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo. In Jesus' name, amen. Shoutout sa inyong lahat mga best. Ang bilis ng oras. Dito winter best, ang lamig. Talagang kahapon, nag-snow pa. Nung nakarang araw is nag-ulan ng ice. So, ganun pa dito kalamig. So, ang lola nyo, muubo pa rin. Ganun. So, diretso tayong magbasa best. Kasi ang bilis ng oras at ayokong... Nandito ako sa bahay best at mga anak ko medyo tulog pa. So, diretso tayo para hindi tayo maabutan na... Ganon. So, diretso tayong magbasa. Kay sister, huwag mo nang magitin yung name mo, best. Shoutout sa'yo. Hello po, Ate Sally. Good evening po. Kumusta po kayo dyan? Maraming salamat, best. May upo pa. May ganun factor. Kausap ko talaga. Bago lang ako subscriber sa inyo, nag-subscribe sa inyo, gusto ko pong panuorin ang video nyo. Dami kasi akong natutunan. Alam niyo po ba, gusto ko sanang mapangasawa ang foreigner. So, gusto kong makapangasawa ng foreigner. Ate Sally, kasi parang nahihiya ako. Baka naman ma-disappoint sila. Undergraduate kasi ako. Kaunti lang maintindihan ko sa English. Gumamit lang ako ng translation. Pwede kaya magkagusto sa akin ang foreigner, Ate Sally? Nandito po ako ngayon sa Qatar, housemaids. Interesado talaga ako. Kaso, minsan pumasok sa isip ko, baka naman ma-disappoint sila sa pagganon. Kaunti lang maintindihan ko. Meron naman akong nakachat na English speaking. Kahit papano, nakakasagot naman ako. Yung simpleng tanong lang, pag hindi ko maintindihan, gumamit lang ako ng translation. Payuhan niyo po ako. Maraming salamat sa iyo, best. Hindi ka nag-iisa dyan. Maraming foreigner na hindi rin magaling sa English. Actually, yung mister ko is hindi naman yung talaga English yung language nila. That's yung language nila. Pero sa mister ko naman kasi, nag-aaral siya. Pinag-aralan niya, sarili niya. Wala sa school nila yung English before. So, kung ano yung language nila, yun yung salita. Pero ang mister ko natuto siya dahil sa trabaho niya before, nakasama niya yung mga English na tao. So, mga tao na galing sa English country. So, yun, parang nakausap na niya yung mga ganun. So, dahan-dahan niyang naintindihan yung ano ibig sabihin nun sa English. So, maraming paraan, best. At tandaan nyo, kahit sabi mo kasi dito, paano ba? Gusto ko talaga yung foreigner. Kaso hindi ako magaling sa English. Di ba may sinasabi na action speaks louder than word? Maraming nag-asawa, best, na hindi magaling mag-English. Merong, ano, way back long years ago, na merong Filipina na medyo malayo na rin sa kamag-anak namin. Penpal pa yung uso nun, yung sulat ng papel. Hindi pa uso yung ganito kasi ngayon high-tech na tayo. So, talagang pag nagsusulat siya, iba yung nag-translate sa English. Hindi talaga siya, wala siyang alam sa English. Hindi siya nagsalita ng English. So, iba yung nag-translate. So, sa'yo, since wala ka naman nung... Parang ganun ang sa'yo, best. Pero at least ikaw, marunong ka na. Meron ka ng alam. Tandaan nyo, love doesn't matter. English speaking doesn't matter, best. Ang mahalaga is yung naramdaman nyo sa isa't isa. So, yung time na yun, meron siyang kamag-anak na nag-translate sa English. Kasi hindi siya magaling. So, sa'yo ang ginawa mo, nag-translation ka through Google yun. So, okay din yan. So, ang nangyari doon, talagang nagkasunod sila ng AFAM at pumunta talaga sa Pinas yung AFAM. At ang nangyari doon, pinakasalan talaga siya ng AFAM. At ang nangyari sa personal na action silang dalawa kasi yung babae, hindi naman talaga siya nag-English. Pero natutunan ang English, best. Huwag mong problemahin yung English. Ngayon, nakarating ka na nga sa Dubai. Hindi naman Tagalog yung mga boss mo dyan. Ano ba yung boss mo? Wala namang ano. Teka nga, sa Qatar ka pala, best. Hindi naman yan ano, Tagalog. Hindi naman yung Bisaya yung mga boss dyan, yung mga tao dyan. So, English talaga. So, huwag mong maliitin yung sarili mo, best. Marunong ka mag-English.
at ang English ay natutunan yan. Kung talagang foreigner ang gusto mo, eh, go ka dyan. Pray to God. God will make a way. So, di nababase sa hindi magaling mag-English ang relasyon. Nababase yan sa kung gaano nyo kamahal ng isa't isa. Kung makatagpo ka ng talagang Englishman, kung English talagang taong gusto mo, kasi pag sinasabing foreigner, eh, hindi naman ibig sabihin na foreigner, English talaga. Ang foreigner, they have different languages. Kasi as long as they're living outside Philippines, foreigners ang tawag sa kanila. So, ganun yun ba? So, sa husband ko, foreigner siya, pero hindi yan English na salita. That's yun. So, ang English mo, bes, huwag mong problemahin yan. Go ka lang. Maghanap ka, bes. Kung mayroong affirm na magmamahal sa'yo, mamahalin ka, tatanggapin ka niya, at tuturuan ka niya para matuto kang mag-English. Maraming paraan. Pag-aralan mo, bes, yung sa Google na yan, isulat mo. Para anytime makikita mo anong ibig sabihin nun. No? Anong gusto mong sabihin, i-translate mo na. At kaya pag-aralan mo na para matuto ka, turuan mo yung sarili mo. Kasi habang hindi pong panatagpuan yung perfect affirm na dyan, kasi ang perfect affirm, tuturuan ka niya mag-English, maintindihan ka niyan. So, wag mo nang problemahin yung hindi ka magaling mag-English. Be proud of who you are and what you're doing. Katulong din ako dati, best. At ang pagiging katulong ko, yan yung nag-ano sa akin eh. Nagtapos ako sa college dahil sa pagiging katulong, best. So, proud ako sa lahat ng mga katulong. Shoutout sa inyong lahat dyan. Hindi magiging malinis ang bahay ng isang pamilya kung walang katulong, best. So, depende yan kasi dito hindi uso katulong dito. So ganun. So, be proud of yourself. At ituloy mo lang ang paghanap mo, best. Huwag mong problemahan yung hindi ka magaling mag-English kasi hindi naman dahilan yan. Go, maghanap ka and pray to God. God will always make a way. At ikaw din mismo, gumawa ka ng paraan para matuto ka rin mag-English, best. So, mag-translate ka ngayon, isulat mo sa papel. At para pag, yung mga pinaka-importanting words, isulat mo sa papel para madali mo silang makita. Or kaya isulat mo sa, ano mo, sa cellphone mo. Or kaya depende, kung marami kasing paraan, best. At focus ka sa paghanap ng affirm na, marunong ka naman mag-English. Baga, feeling mo lang talaga hindi ka magaling. Magtiwala ka sa sarili mo, magaling ka, best. Ganon. Maghanap ka, maraming affirm na sila ang magkukorek sa'yo. Marami dito, best, na nag-asawa ng affirm nila na yung affirm nila hindi talaga marunong mag-English. So, ano lang yun, the feeling is mutual. Parang may affirm hindi marunong mag-English. May Filipina na, walang Filipina hindi marunong mag-English. Marunong tayo, best, tandaan mo yan. Nakakaintindi tayo. At nakakapagsalita tayo. So, hindi ka lang perfect dyan. Ang importante, meron kang konting alam at dadami pa yan. So, good luck sa iyo, best. Maghanap ka. Huwag mong problemahin yan. Hindi yan problema. Ngayon, mag-search ka talaga ng affirm na mahal ka at tanggap ka. At sabihin mo yung totoo, I'm not really good in English this time. So, ganun factor. I'm not really good in English. So, sila na yung mag-correct niyan. So, kung hindi mo alam, so, mag-video call kayo ng affirm mo. Can I see you in video call? So, parang simpleng English lang yun, best. Pero malaking ano yun, impact yun sa relasyon ninyo. Kung meron kang affirm na nahanap na dyan, sabihin mo, can I see you through video call? Ganun factor. Sabihin mo rin, I cannot speak really good English. Ganun. I cannot speak really good in English. So, parang ganun, naiintindihan niya affirm yun. Kung affirm na English speaking talaga, maintindihan ka at tuturuan ka niyan. So, good luck sa iyo, best. Maraming salamat sa pag-share mo. Magbasa muna ako ng message dito. Kay Sister Diana Cabansa, good day si Sally. Ang ganda ng explanation mo. Hope foreigner can see that and continue share your ideas. More power to your vlog and keep safe. Maraming salamat, Sister Diana Cabansa. And good luck sa relasyon mo dyan. O kung meron ka naman. Meron ka naman siguro, best, diba? Wala ka masyadong sinishare about sa love life mo. Kay Odessa Ebuna. Hi, Miss Sally. Pa-advice naman po sa friend ko. Matagal na silang nag-chat ng boyfriend niya. Pero sinasabi sa kanya na huwag muna silang ipakilala or kwento sa family. Saka na lang daw pag nagkita na sila. Is it normal po ba? Depende na yan. Para sa akin, hindi normal yan eh. Para sa akin ah, pero para kung para sa inyo okay lang normal para sa inyo okay lang yan, best, nirespeto ko yan kasi decision niyo yan at buhay niyo yan. Pero para sa akin hindi yan normal. Kasi ayoko namang pumapatuloy at magsayang ng oras sa affirm na hindi pa sigurado sa akin. Ba, sabi niya, wag mo nang wag mo nang ipakilala, ikwento. Ang unang dahilan, halimbawa, bakit okay, yung sa amin naman kasi based on my experience sa amin ng Mr. ko, walang nakakaalam sa Facebook namin kasi nagkasundo kami na huwag namin i-post. Bakit? Marami na kasi kami experience na nabibigo kami. So, yun ang sa amin, yung dalawa, nagkasundo kami doon. So, depende rin yan sa inyo, best. Iba rin yung sa inyo, sa style ninyo.
sa amin naman ng mister ko, yun, sa Facebook, wala. Pero sa family, yun ang never namin hinahide. Why? Part yan ng buhay natin at they deserve to know. Yung mga family mo, isa yan sa dapat nakakaalam. Walang masama dyan. So, mga kaibigan mo, dapat, okay lang yan, ha? Sa mga kaibigan, wag muna. Sabi niya, wag muna daw sila ipakilala. Sabi ng boyfriend, sinasabi sa kanya na wag muna sila ipakilala or ikwento sa family. Saka na lang daw, pag nakita sila. Ibig sabihin nun, hindi yan sigurado sa iyo, best. Yan ang sagot yan. Hindi yan sigurado. Hindi ka ganun kamahal niyan. Bakit? Parang tinatago ka. Parang kinakakahiya ka. Ganun bang gusto mo? Gusto mo sa isang lalaki na proud sa iyo. Yung mahal ka at tanggap ka kung ano ka. Okay lang yun, huwag natin banggitin sa Facebook or ganun. Huwag mo sa ibang kaibigan, huwag mo banggitin. Pero yung ipakilala ka sa family, dapat nakilala din siya ng family mo, best, na habang kausap mo pa lang siya ngayon. Sabi niya, saka na pag nakita kayo, for me, ayoko ng ganyan. Baka nag-waste lang ako ng time sa'yo. I don't wanna waste my precious time to the person who's not really sure with me. Kasi ang hanap ko ay siguradong affirm na mahal ako, tanggap ako. Kahit ngayon pa lang magkausap kami, sigurado siya sa feeling niya. Ganun ang ano ko, best, parang standard ko sa paghanap ng affirm. Gusto ko yung affirm na ngayon pa lang na nakita niya ako, nakapag-decide na siya na gusto niya ako, ganun. Kasi para sa akin, time is very important, best. Mahalaga yung time. Yung time na nilalaan mo, halimbawa ikaw nanood ka sa akin ngayon, hindi mo na yan maulit bukas. Magkaiba na yung bukas. Yung bukas, hindi na yun babalik ngayon. Kung ano yung ginawa mo nung yesterday, yung araw na yun is hindi na yun babalik today. Kumbaga, yung oras na nakaraan na, hindi na yun babalik. So, make it so precious. Kumbaga, sa pagdating sa paghahanap ng affirm, gusto ko yung affirm na kausap ko is seryoso. Bawa, kung sigurado siya na gusto niya ako, gusto ko na makilala rin yung family niya or friends niya. Parang ako yung ginawa ko nung mister ko. Ganun kami. Why wasting time? At bakit ka dapat itago? What if? Nagkita, naisip niyo ba yun, best? What if nagkita kayo, hindi ka pala niya gusto? Or kaya, hindi mo pala siya gusto? Tapos, matagal na kayo nagkwentuhan dyan. Matagal na kayo nakafocus sa isa. Tapos, in one time na nagkita kayo, hindi niyo pala gusto ng isa't isa. Time wasted yun. Para sa akin, sayang yun. Baka dapat na hanap mo na yung matinong affirm kung naghanap ka pa ng iba. Piliin nyo yung affirm na sigurado sa inyo, best. Yung mahal kayo. Yung walang dapat itago sa inyo. Depende yan. Kung yung iba dyan, magdi-divorce ba lang. So, dapat tago-tago kayo. Bawal yan, best. Baka lalong mapapatagal yung divorce approval yan pang nag-anap ng gulo, yung isa. So, depende yan sa sitwasyon. Bakit kailangan itago? Meron ba siyang ibang babae? Bakit kailangan mag-antay kung kailan kayo magkita bago ipakilala? Kailan ba siya gustong magpakita sa'yo? Pandemic tayo ngayon. So, yan yung mga isip or decision ng isang taong hindi sigurado sa'yo. Ano factor? Ganun-ganun kamay talaga. So, hindi talaga sure sa feeling sa'yo, best. Nasa sa'yo yun, best. Depende sa'yo. Respeto natin yung decision mo. Pero kung ako ang tanungin mo, hindi yan normal para sa akin dahil ayoko nang magsayang ng oras at panahon sa taong hindi sigurado sa akin. So, saka na kay Ben Lanote. Hi, Ate Sally. Hello, shoutout sa you, best. And kay Diana Cabansa. Good day, si Sally. Para sa sender, make sure na tama ang desisyon mo. Naiwan yung work mo. Mahirap. Wala nga ka lang. Pray kaya kay God at para di ka malito. Love yourself. Keep safe to all of us. Maraming salamat kay Sister Diana Cabansag. So, huwag kayong basta-basta lang ipagpalit yung trabaho nyo dahil sa desisyon ng affirm ninyo. Mahirap yun, best. Kinabukasan kapalit dyan, ganun. Kay Wilma Valdio. Ay, Ate Sally, hindi ko na napanood yung live mo dahil yung naglinis ako ng aircon. Hirap kaya maging OFW. Oo, best, hirap talaga maging OFW, pero kahit tayo para sa pamilya natin. Ganun talaga. Ingat ka lang palagi dyan, best. Kay Pulubing Survivor. Good morning po, Ate Sally. Ang ganda ng mga advice mo. At ngayon lang ako bumalik ulit sa YT. God bless po. Maraming salamat sa iyo, best. And ingat ka dyan. Kay Marivic Boyo. Sobrang tuwa ko sa mga video mo, sis. Salamat sa iyo, Sister Marivic. Ano kayang pinagsasabi ko sa video na yan? So, kay Vilma Valdio, thank you po, Ate Sally. God bless. Happy Easter po. Salamat sa iyo, best. Ingat ka dyan. Kay Sister Roveline. Hi, Ate Sally. I'm here na naman ako. Always po ako nanood ng videos mo, Ate Sally.
Ate Sally, hingi po ako ng advice sa iyo, please. Kasi bago pa kami ng afam ko, wala pa kami isang buwan. Pero makipag-meet siya sa akin this year, on August. Naguluhan kasi ako agad. Kasi agad-agad siya nag-plan na makita pag-married, na makipag-married sa akin. 37 na po siya at ako naman ay 28 pa lang. Please advise naman po. God bless. Ano ba yun si Afa? Mo excited masyado, bes. Huwag kang masyadong maniwala dyan. Ganun talaga mag-reply. Huwag kang masyadong maniwala dyan. Maaring putak lang yan. So, pag-aralan mo muna yung ugali niya, bes. Tandaan nyo, madaling magsalita. Mahirap gumawa. So, ingat kayo palagi dyan, bes. Take care and stay safe. God bless.